Michael, kamusta na ang ating mga isda at paano ba nangyari ang naturang pagsabog? Kabayan, bale, critical ngayon ang kondisyon ng mga maing isda na nagtamo ng second degree burns at nalapnos ang balat matapos sumabog ang makina ng kanilang bangka malapit sa Baho de Masinloc noong Sabado. Sa impormasyon mula sa Philippine Coast Guard, ay nagkaroon ng problema yung starter ng makina na nakikita ang sanhi ng pagsabog nito, pero aksidente umano ito. At ang issue dito ay yung naantala na pagsagip doon sa mga maing isda matapos umanong harangin at gitgitin ng China Coast Guard ang BRP Sindangan na rumesponde. Kuha ito sa pagsagip ng Philippine Coast Guard sa walong maing isdang lula ng FB Aquio na nasabugan ng makina malapit sa Baho de Masinloc Sabado ng umaga. Lubog na ang bahagi ng bangka. Nasa paligid naman ang barko ng China Coast Guard at isang inflatable boat nito. Dalawa sa mga maing isda ang lubhang napuruhan, nasunog ang halos buong katawan nila at nagtamo ng maraming sugat. Ngayong Lunes ng madaling araw lang, naiuwi ng PCG ang mga maing isda sa Subic at nadala sa ospital ang mga sugatan. Masakit po, mabdi. Kalunos-lunos ang sinapit ng kapitan ng FB Aquio na si Freddy Legaspi at maing isdang si Rolando Lumapaz. Ikinuwento ni Legaspi kung paano nangyari ang pagsabog. Inayos ko yung starter niya kasi ayaw mag-start. Ngayon, nung pagbalik ko, pag-start ulit, bigla na lang siyang sumabog. Ang iniisip ko, i-rescue yung bangka namin. Kaya lumangoy pa ako, sinisip pa namin yung sa part na kahit may tama. Hindi ko po naramdaman yung sugat ko noon. Nagpupuyos ang damdamin ng may bahay ni Lumapa sa sinapit nito. Sobrang sakit po. Sobrang sakit. Hindi ko kaya tinanong. Nasawa ko po. Hingi po ako ng tulong. Pero nasawa ko kasi wala po kaming kakayanan. Nagastusan po dito sa nangyari at sinapit ng nasawa ko. Kasunod ng kumpirmasyon ng Philippine Coast Guard sa insidente, iniulat ng Chinese state media na Global Times na tinulungan umano ng China Coast Guard ang mga Pinoy sa lumubog na bangka. Mariin itong pinasinungalingan ng mga maing isda. Balita ka na, sila nung tumulong sa amin eh. Hindi naman eh. Dumating yung ano natin, yung barko natin ng Pilipinas na inaarangan pa nila, ginigit-git pa nila eh. Sa bahay sa inyo na yun. Ang sabi nila nga, kung sakaling makatulong yung Chinese Coast Guard at lumapit yung BRP Sindangan, at ikukulong kami diretso. Kinundin na rin Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG, sa usapin ng West Philippine Sea ang pangaharas ng China sa gitna ng trahedya. It's not a walk in the park. Nung nalaman nila, napansin nila na ang Coast Guard vessel is speeding our way papalapit ng Baho de Masinloc, we were still subjected to blocking, dangerous maneuver, and harassment. That's why it took us longer to arrive dito sa lugar ng ating mga mais ng Pilipino. Aniya, edited ang video ng umunoy pagtulong ng CCG. Na-transfer na natin yung dalawang Pilipino mais isda gamit yung service boat ng mga mais ng Pilipino. So wala naman na sila talagang kukunin na ibang tao dyan. Alas dos na ng hapon natapos ang pag-rescue at nagsimulang hatakin ang bangka pabalik ng Subic. Humahabol yung Chinese Coast Guard tapos pinapalayo siya. O, sinundan pa rin po kami nung nandun na rin kami nakasakay. Ayon sa mga doktor, nananatiling kritikal ang kondisyon ng mga biktima at maaring abuti ng ilang buwan bago tuluyang maghilom ang kanilang mga sugat. Nakapagpalala pa po ay yung hindi nila magad na punta dito sa hospital. Mas mainam po, lalo na sa mga burn patient, ay lalong sa madaling panahon po ay lalong mapunta sa hospital na. Pinuri ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang mga tauhan ng BRP Sindangan sa maagap na pagresponde at diplomatikong radio communication sa CCG. Kinundin na naman ang grupo ng mga maing isda ang aksyon ng China sa kabila ng trahedya.
malinaw na ito ay violation. Hindi na lang violation ito sa pananatili nila doon sa ating exclusive economic zone. Dahil ito ay bagay ng ating ECC, ay violation pa ito doon sa human rights. No? At malinaw na ito ay hindi makatao at dapat kundinain at hindi dapat nire-respeto, no? At dapat ay pinapatanggot itong mga Chinese courtyard. Kabayan, natagalan lang yung pagdating dito ng mga mangingisda dahil dahan-dahan yung pagtow o paghatak ng BRP Sindangan doon sa kanilang bangka na hiniling nila na i-rescue din. Labis naman ang pasasalamat ng mga mangingisda sa Philippine Coast Guard at hiniling nila na lalo pang paigtingin ang kanilang pagpapatrolya sa West Philippine Sea para makaresponde sa mga insidente na katulad ng sinapit nila. Kabayan. Michael, halos maiyak na nga, umiyak na nga yung ginang ng isa sa mga naruturang mga nasa ospital ngayon at naghihirap sa kanilang mga sugat. Meron ka bang alam na tulong ang gobyerno o pangako ng gobyerno ng tulong para sa kanila? Wala pa tayong natatanggap na impormasyon sa tanong mo na yan, kabayan. No? Pero ayon dun sa may bahay nung isa sa mga mangisda, ay yung operator lang ng bangka ang nag-aalok sa kanila ng tulong pinansyal. At kaya nga ngayon ay nananawagan siya na makahingi sila ng tulong para ipagamot ang kanyang asawa. Kabayan. Maraming salamat, Michael Delizo. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.